Welcome to episode number 12 of One on One Show. Siyempre si Thea hindi bago sa ano sa mga content ko. Pangalawa. Yung isa sa pinaka worst na ano na shoot ko dahil tayong dalawa lang yung nag-shoot noon. Ngayon sa baba. Snake and Ladders. Medyo level up na tayo, di ba? Iba na yung, kakaiba na yung content. Nasa Spotify na rin ako. So, welcome, Thea. Siyempre, si Thea, ano siya, artista. Nandito rin ang kanyang, ano, nobyo. Oh, di ba? May hindi naka-silent. Nandito ang kanyang nobyo. Si Captain Martin San Miguel. Captain dahil, ano siya, airport yung sasabihin ko. Talino mo doon. Piloto. Ano siya? Piloto. Piloto. Tapos tinanong kita kanina, nakasakay ka na ba sa, ano, sa flight niya? Hindi pa. Pero nakasama ko na sa flight some beses pa lang. Pero yung sinakyan niyang... Ano? Nag-ano siya? Backseat driver siya? Parang gano'n. Backseat driver? Ano? Hindi nga. Ano? Hindi. Hindi siya backseat driver? Ano ba yun? Yung mga ano, ang daming comment na nakikisakay na nga lang. Na parang, oh, hindi pa kakaliwa ito, hindi nag-signal. Oh, hindi nag-signal. Hindi naman, tulog siya. Ah, natulog. Natulog. Oo. Totoo ba yung ano? Question to para kay Esen. Mm. Totoo ba kapag kinakabahan ka sa turbulence ng eroplano, ang una mong titingnan yung flight attendants, yung mga stewardess. Kasi pag sila hindi kinakabahan, hindi ka dapat kabahan din. Pag yung mga passengers, yun yung kailangan nilang kailangan power face sila. Para at least, pag nakita na yung mga flight attendants mo, hindi natatakot. At least, ikaw pa sa aero, sabi mo, normal lang yun. Ah, okay. Kita niyo yun? O di kailangan. E di ibig sabihin nun, yung mga flight attendants, magaling mag-poker. Poker face? Oo, poker face eh. Well-trained sila. Magaling sila mag-slide dun sa mga ano, 'di ba? May mga trainee ako nakikita eh, nagsa-slide sila sa raft. Oh. Air, yung pag ano magagano'n sila. Pag mamaya mali na 'yung masabi mo. Kilala mo si Caloy, 'di ba? Caloy. Taga GMA din siya. Hindi. Caloy, kasama namin sa Little Princess kasi. Flight attendant siya dati, so kinikwento niya 'yung ano, 'yung difference. Hindi. Interesting. So, katulad na sinabi ko sa iyo, syempre free flow conversation lang to. Katulad niyan, mga halos ano, halos sa out of topic na hindi naman natin ano si SMBM. Ngayon, meron naalala ko last year ba yun, or 2 years ago, may nag-viral ka na clip. Gawa mo. Oh, yun nga yung gusto kong ano. Oo. Yung pinost ko yun eh, kasi gusto ko rin magkaroon ng maraming ano likes at views sa TikTok. Sinakyan ko yun, 5M agad eh. Oo. Pero ikaw talaga yung nagsara nun, hindi ako. Ayun, so, yung clip... matagal na kasi kami magkasama ni Thea sa show. So, actually, sinusundan mo ako lagi sa shows ko. Hindi, ikaw yung sumusunod, Thea. Eh, hindi. Una ako sa Tingen. Oy. Una ba ako? Sabay-sabay lang. Ah, sabay-sabay. So, Tingen, after yung Tingen, Half-Sisters ba? Oo, oh, eh, show namin yun. Ayun, so ako yung sumunod dun. Mm-hmm. Ang sunod na Half-Sisters, yung Destined to be Yours. Ay, oo. Oh, ikaw yung sumunod dun. Tapos yung asawa ko, karibal ko. Ikaw yung sumunod. Ako yung sumunod dun. Pantay lang pala. Tapos Madrasta. Oh, hindi pa. Madrasta, di ba? Mm. So, anyway, anong nangyayari dun sa clip na yun? Gaaway-away kami. Masamang camera angle na lang din talaga yung nangyari nung time na yun. Hindi dahil sa ano ha, pero yung sa timing ng sara, na nagmukhang ikaw yung nagsara, pero pinipigilan mo yung pintuan na ayaw mo siyempreng maipit. Kaya parang nakahawak ka sa pintuan na ganun. Siyempre, kasi diba sa totoong buhay, hawakan mo talaga yun kasi ayaw mong paalisin yung tao. So, yun yung nasa isip ko nung eksena na yun. Hindi ko siya binitawan. Oo. Pero para magmukhang realistic, kasi parang magmumukha siyang ano eh, magmumukha siyang in-expect ko na isasara mo talaga, na talagang hindi kita mapipigilan. Oo. Kapag umpisa pa lang, di ko na hinawakan yung pinto. Oo. Okay, so all that to say,
syempre, hindi yun yung first na nag-viral mo na moment. At hindi rin yung first na nag-viral ang mga GMA shows na moment. Hmm. Gusto ko sabihin ngayon, di yata kasi nakikita ng mga tao na 99% of the time, sinusubukan naman natin yung best natin. Pero dahil sa madaming external factors, katulad ng pressured sa oras, na maraming marami. So, maraming mga bagay na wala na kaming choice. Kasi umi-airi nga araw-araw. It's not like a movie na may oras ka para i-cure yung mga bagay-bagay. Kasi diba nga dati, meron din mga for airing kagaya nung asawa ko, karibal ko. Ano yun? Kinol kami ng 12 midnight para matapos yung maraming scenes na yun hanggang 6 a.m. dahil night effect siya. Tapos e-airi that night din. Mga ganun. And hindi naman kasalanan ng kahit sino yun. Oh. Maraming, katulad na sinabi namin, maraming factors nga. Isipin nyo, may area yung show namin araw-araw. Lahat ng mga teleserye, usually, ang per day nun, mga 20, 21 scenes, 15 to 20 scenes. Oh, hindi. Mga scenes dati, umabot yun ng 30, 40. Na-experience ko pa nga dati, 50. Hindi per taping day ah, yung umi-airi sa TV. Ah, akala ko per day. Yung umi-airi sa TV, yung mga nakikita ng mga tao, 20 scenes yan per day. Hmm. 3 times a week lang tayo mag-taping. Minsan, syempre, binabagyo or may mga nagkakasakit na napapakap tayo. Kaya usually, lumitipis na talaga yung cushion natin. Kaya may mga times na yun nga umabot sa syempre wala namang may gusto noon na for airing or wala nang choice, hindi mare-reshoot katulad ng mga ibang mga parang nagiging mukhang blooper na kasi wala nang choice eh, di ba? So it's difficult kasi syempre budget concerns na hindi na namin control at hindi rin naman namin alam. Pero sana nalalaman din natin. Pero kasi may ma-help din tayo on our part. May ambag tayo na budget, yun. Hindi sa budget. Oo nga. So, ayun, katulad nung yung show natin, yung Madrasta, yung unang-unang scene namin, sa naiya pa namin tinake yun eh. Ay, oo. Yung pag-CPR ko dun, bro, mali. Yun yung tinuro sa akin ng first aid. Hindi ko alam kung mali yung, kasi parang 4 a.m. na yun. Paano ka nag-CPR nun? Hindi ko matandaan, pero ang sabi, maraming taong nagpumuna nung pagka-CPR ko nun kay Ara na mali daw. Mm. Eh, doktor ako dun. Eh, yun yung tinuro lang sa akin nung ano. Kaya hindi ko alam kung... Anyway. So, minsan, hindi naman namin talaga kasalanan. Yung sources, minsan may fault din. Oo. At saka, syempre, kapag mga 4 a.m., pagod na lahat ng tao. At, di ba, we're all just trying to do our best. Yes. We're all just trying to do our best. Sa Pilipinas din kasi talaga, araw-araw tayong umi-air, hindi gaya sa ibang bansa, once a week. Oo. Well, at saka, yun yung kinaganda nung nag-pandemic. Kasi nung nag-pandemic, canned na yung mga tinitake natin. Mm. Kapag pinapalabas sa TV. Katulad nung Little Princess. Parang August to December namin tinake yun. January siya umere. Ah, natapos nyo? Tapos na namin i-taping. Oh. So maganda kasi, di ba, syempre, in terms of, di ba? Tsaka naalagaan yung quality. Quality, tsaka yung kampante lahat ng tao. Iisipin mo na lang, syempre, yung mga day-to-day. Pero wala kang hinahabol ng mga for airing. Mm. Anyway, moving on. Sana mag-move on na rin kayo. Pagpasensyahan nyo na. Kung gusto nyo syempre yung sobrang high quality, not that I'm saying na low quality, pansinin nyo rin naman yung 99% na tama ng mga ginagawa ng mga teleserye natin. Totoo. 1% palaging nakakalusot. Huwag puro bash. Oo. Yung ano ba yan, GMA? Ano ba yan? Pero nood naman kayo ng nood. Hindi, tsaka tinan nyo naman. Ang dami na sa totoo lang. Kahit na
di ba, kahit na kami, umarte, without any bias, maganda naman yung mga napapalabas ngayon. Yes. Magaganda. Magaganda yung mga quality na, na ano, pinapalabas ngayon. Hindi lang, eh, katulad sa Maria Clara at Ibarra. Gusto ko nga i-marathon yung show niya. Grabe yung, ano, mahirap kasi, pagkaka-explain ni Direk Zig, kung papanoorin mo kasi yung show namin, parang K-drama. Yung K-drama na pinapanood yung kasi sa mga, sa, yun, sa Netflix. Para siyang ano eh. Kung titingnan mo, hindi lang dalawa, tatlo, daming apat, shots. Daming angle na paulit-ulit, di ba? Tsaka di ba, pag close-up, biglang lalapit yung ilaw. Oo, tapos kakaiba yung ilaw. So, kapag nakikita niyo yung mga yon sa mga K-drama na mga shoot, sobrang tagal nilang ginagawa yun. Ganun yung nangyayari sa amin sa Maria Clara at Ibarra. Multiple talaga. At inuulit namin from the start hanggang sa dulo. Paulit-ulit. Kasi, ano talaga, parang... yun, maano talaga eh. Parang hindi lang siya per word, hindi lang siya per action. Pero yung storytelling din kasi, parang sakop na sakop niya yung buong eksena. So, lumilipat-lipat at kung ano-ano. So, ilang scenes kayo nun? Sa isang araw? Sa isang araw, siguro mga nakakadepende. Siguro mga na 18 to 20. Dami pa rin yun na para kasi sa... Kasi marami kasi kaming hog. Ah, okay. Yung mga 7 hog kami. Ang dami nga. Daming 7 hog. Tapos yung mga linyahan namin, intense. Padre Salvi. Oh, di ba? Oh, ano man sabi mo doon? Mga itlog. Yan ang sinasabi ng mga tao. Ano man sabi mo? Ayun, totoo. Ano man sabi mo kay Padre Salvi? Actually, gusto siyang i-marathon pero hindi ko pa nagagawa. May napanood akong isang scene mo. Sobrang baliktad. Masusunog ka dun sa ano, sa simbahan. Yun talaga yung pagkakasulat ni ating Dr. Jose Rizal na kababayan mo, di ba? Kalamba. Yes. Ano lang. Kapitbahay mo yun, di ba? Mga 15 minutes away lang. 15 minutes away mo si Dr. Jose Rizal. Nandun yung bahay niya, yun, no? Sa tingin mo ba, total maraming nagiging balita about yun nga, yung pag-block ng mga Korean shows dito sa Pilipinas. Sa tingin mo ba, kayang sumabay ng mga artista sa mga Koreano? Tayong mga artista, pool of talents na meron tayo, kunyari sa GMA, kaya nating sumabay sa mga Koreans? Oo naman, kaya. Talagang, paano ba? Para sa akin, ah, ang nagkukulang lang talaga para maging ganun yung cinematography din, oras tsaka budget lagi. Ikaw, anong masasabi mo dun sa cancellation? May sabi ko syempre hindi 'yun yung ano, hindi 'yun yung paraan. Si Tito Pip kasama namin sa show, siya si Padre Damo. So, nandun rin siya nung conversation na 'yun. And sinabi niya, syempre taken out of context din yung sinabi ni ano ni nung nagsabi. Pero ang dine-defend niya, iba kasi yung teknolohiya din at yun nga yung suporta na nabibigay sa kanila ng kanilang bansa. Yan nga yung sabi ko. Napag-usapan din namin yan ng iba kong co-artist eh. Kasi before pa lumabas dun sa mga 24 oras na yun nga, parang gusto ng government na kinoconsider nilang i-cancel nga yung mga K-drama dito para masuportahan naman ng mga Pinoy yung shows natin. Ang sagot ko naman dun is, ang alam ko kasi, nasusuportahan ng gobyerno yung arts, yung culture ng Pilipinas. Yeah. Eh, kasama sa kultura ang, ito, itong ginagawa natin trabaho, yung show nyo, mas mabibigyan din lalo ng budget yan kasi parang kinukwento mo yung history ng Philippines eh, which is dapat supported ng government. At saka talaga nakakapagturo kayo sa mga audience, yung iba nga nakikita ko yung comments na hindi na nila kailangan basahin or i-review ulit yung Noli Metangere dahil napapanood nila, doon nila natututunan. So, ayun, para sa akin, sana nasusuportahan din talaga ng government yung arts. Dahil hindi lang naman to para sa atin na nasa industriyang to, kundi para sa Pilipinas din.
pansin mo, kami nung kalagitnaan ng pandemic, ewan ko kung siyempre na, kung napansin na ibang tao yun. Pero kapag nanonood ka ng mga Crash Landing on You, yung mga startup, gusto mong pumunta dun eh. Yes. Gugustuhin mong pumunta dun dahil mapa yung mga food shots nila na sobrang alagang-alaga nila. Tsaka kahit yung ano eh, yung mga BTS, yung mga K-pop, gugustuhin mong pumunta doon dahil kung paano nila napapackage at naaalagaan yung arts nila. Totoo. So, yun niya. So, kaya nating sumabay. Tingin kaya mo. Yan. Sa tingin mo, sino yung lalabanan ko doon? Sino? Teka, wala pala akong kilalang Korean actors. So, wala. Si ano? Sino? Gong Yu Won. Si Captain Ri. Actually, hindi ko napanood yan. Hindi mo napanood. Panoorin mo, Crash Landing. Crash Landing. May pinapanood ako ngayon, yung Shooting Stars. Panoorin mo yun. Kasi tungkol siya sa mga managers and artista. Grabe yung culture nila. Alam mo, maganda. Startup. Na ginawa ng Pilipinas din. And hometown cha-cha-cha. Nandun yung kaibigan natin pala, si Jeric. Oo, si Ate Yas. Jeric G. Isa yan sa mga paborito ko, startup. Pero hindi ko kinaya yung slow, yung pagka-slow ng umpisa ng hometown cha-cha-cha eh. Oo, medyo ano, slow burn siya. Tsaka yun nga, very light yung ano niya, yung atake nila. So, yeah, okay, so I personally think yung mga nakakasama natin sa yung mga taong nakakasama natin sa workshop dahil nakikita natin kung paano sila nagtatrabaho katulad nila Andrea, katulad nila Janine nakasama natin before, sino pa, si Benjamin, hindi nag-workshop si Dion pero sinabi ko na rin dito sa podcast yun, si Dion underrated na artista na kayang magdala ng isang show at kayang magdala ng mga eksena. Lahat ng mga binanggit ko. Si Barbie, si Julie, sino pa? Yung mga kasama mo ba? Sa Dragon Lady. Ano Dragon Lady? Ano ba yung show? Ano mga na show mo? Mano Po, Mano Legacy, po. The Flower Sisters. Ayun. Di ba? Yan sila Ate Aiko, si Ate Beauty. Grabe yan nitong pandemic, talagang maariba sa Ate Beauty. Parang naka tatlong shows in one year. Ah, talaga? Saya. Hindi, tsaka yun nga, yung talento rin ng mga Pilipino, lalo na kapag nabigyan talaga ng opportunity. Katulad nito, eto, Thea, si Baron Geisler, sobrang tagal na sa industriya. Nabigyan lang siya ng isang napakagandang material at ng platform in Netflix. Tinan nyo, boom, ang ganda. Ang ganda. Totoo. Maraming ganun katalintado. Bigyan nyo lang ng opportunity yung mga Filipinos. And we will not disappoint. At saka, I'm sure hindi ka madi-disappoint. Bumagay din talaga sa kanya yung story. Oo, galing. Hanip, di ba? Kaya bukod sa talento na meron tayo, waiting din tayo sa perfect project for us while doing our best on every project na iba to sa atin. So, yun nga iniisip ko. Siyempre, TV has been yung regular na income natin, yung regular. Pero syempre yung ibang mga opportunities out there that would really give us a platform na mapapakita talaga natin yung talento natin at yung pinapractice natin. Diba? Anong masasabi mo sa ano ba? Hindi ko lang kung pwede to, pero may mga opportunities kasi minsan na dumadating sa atin, nag-i-inquire about this certain project. But then, malalaman mo na hindi ka natuloy doon. Kasi, parang second lead ka lang daw. Gusto nila, bida ka. Pero magandang opportunity sana yun. Anong masasabi mo doon? Para sa akin, open conversation talaga yan para sa artista at saka sa management. Kasi sila, alam nila syempre what's best for you. Pero at the end of the day kasi,
ikaw pa rin yung kumaharap sa buhay mo, di ba? So parang naranasan ko na yun, naranasan ko rin yun mismo galing sa akin na syempre pinagsisihan ko na ba't ako nagtaas ng ikaw nag-decide. Oo, ako. So both sides ang nangyari sa akin yun. So ngayon kasi syempre we natuto na ako doon. And better times na. Syempre yun nga tinan mo katulad ng eto si Padre Salvi. Sinabi ko na to sa past two na projects ko. Hindi ito yung ano, hindi ito dapat yung show na gagawin ko. Oh, ano dapat? Yung Abot Kamay Ang Pangarap. Sino dun? Si Andre. Meron na ba? Si Jillian. Ah, yung ngayon! Yes. Oh, yun. So, yun dapat. Oh. Yun dapat yung gagawin ko. And, nagkaroon ng... Pero perfect, ah. Oh, okay sana. So, hindi natuloy. And kausap ko si Direk LA, kasi Direk LA yung... And parang naging blessing in disguise na lang din kung bakit hindi natuloy. Kasi napunta sa akin yung Padre Salvi. Pero ito, Thea. Okay, so initially, ang unang naramdaman ko nung binigay sa akin yung Padre Salvi is, syempre, anong papel nito sa Noli Metangere? Hindi ko na matandaan. Ano nga ba yung papel niya? So, nung ni-research ko, syempre, ano siya, hindi ko alam nung parang second na kontrabida type dun sa based on sa mga reviews na binasa ko online lang. Medyo hesitant ako. Tapos pinakita pa sa akin yung buhok eh. Pinakita sa akin yung buhok, sinend sa akin yung picture eh. Sabi nila, "Once, kaya mo ba to?" Sabi ko, "Kuya, sige, kung lock in, pwede natin gawin yan para hindi ako lalabas. Pero kung ano, kasi syempre, punta ako ng mall." may mga posting kasi ako, kaya baka mahirap kasing itawid yan kapag ganyan yung buhok ko. Oh, wait lang, so tinanong kanila kung pwede mong gupitin ng ganun yung buhok mo? Eh, sinend nila sa akin. Ah. Sinend nila sa akin, tapos ang gusto nga nila, respectfully naman, gusto nilang i-plaster yung buong mukha ko. Kasi mahaba yung buhok ko nung bago ako nagpagupit. So ngayon, ganito na kasi kung ginawa nila yun, mapapawisan yung buong, alam mo naman na sobrang pawisan ako. So, pawis na pawis yan. Kasi takip na takip. Katulad nung kay Padre Damas. So, takip na takip yan. So, ginawa ko, sinave ko to. Tapos, kaya pwede na lang nila ipatong yung parang wig. Na hini-hair clip lang nila. Yun lang. So, nakapatong lang siya. So, yun yung rason dun. Pero yun yan. Naging blessing in disguise na lang siya. Kasi, ang daming dimensions ng character. Totoo. Ang daming pwedeng puntahan at pwede nating laruin. Okay, so alam mo bakit pwede natin laruin? Kasi kontrabida. Kontrabida si Padre Salvi. And hindi siya yung straight up na parang may expectation yung mga tao sa'yo na ito lang yung gagawin mo. Pwede mong laruin. Magbait-baitan. Pwede mong laruin in a lot of ways. And natuwa ako dahil siyempre, napunta yung conversation natin dito. At ikaw yung nakakausap ko about this. Kung papapiliin ka ba? Sa 11 years na natin sa industriya. 10 ako. 2012 tayo, Thea. Oh, di ba? Oh. Patapos na yung 2022. Hindi, kasi October ako natapos ng Protégé. Nung start ng Protégé, well, ano yun? 2012. Oh, 2012? O di mag-11. Mag-11 na. Oh, mag-11. So, kung papapiliin ka, may mga... Siyempre, wag na natin sabihin yung ano, yung specific na show. Pero may mga show ka ba na mas gusto mo ikaw na lang yung bida kaysa na nagkontrabida ka? Wala. Wala talaga. Totoo? Oo, wala. Ba't lumulobo yung ano mo? Hoy! Yung ilong mo? Hindi ah. Wala talaga. Kasi mas gusto kong magkontrabida. Kasi? Or, yun nga, kasi nalalaro mo yung character. Tapos, para sa akin, parang
ang masasabi ko kasi na parang totoong tao yung mga kontrabida. Not saying na hindi totoong tao yung mga bida. It's just that most of the time, lalo na dati, yung mga ginagawang kontrabida, kagaya nung nagpaira ako, masyadong mabait. Alam mo yung sila sa bunutan ka na, wag po, nagpo-po pa rin po. Hindi lumalaban! Ayoko nung ganun, nabuboringan ako. Actually, sa totoo lang, medyo kinabahan ako para sa Manu po. Kasi mabait ako dito sa Manu po. Tapos nung napanood ko yung trailer... Siyempre kasi, magalang ka eh. Oo. Manu po. Ay, nakakainis! Manu po, kaya mabait eh. Magalang pala si Dave. Pero ayun nga, mabait ako doon. Tapos nung nakita ko yung trailer, though hindi naman kasi, well, konti pa lang yung nakukunan namin, so konti pa lang yung napakita talaga sa trailer. Sobrang bait ko. Oh. Naboringan ako sa trabaho ko. Oh, hindi sa role. Sa trabaho ko. Siguro kasi, hindi ako sanay na maging mabait. Hindi ako sanay na magkaroon ng loving character sa family. Ganun. So parang nakita ko na sunod-sunura lang yung character ko. Laging kimil lang. Pero nung napanood ko yung first episode tsaka second episode ng Manu po, hindi pala. So, nung parang ginudge ko na yung trabaho ko nun sa trailer pa lang. Pero pag nakita ko pala as a whole, pag kasama na din yung ibang character, ang ganda. Alam mo kung bakit sobrang interesting ng mga kontrabida? Kasi may mga ganun klaseng tao talaga in real life. Hindi yung to the point na ginagawa yung mga nang kikidnap at ano. Pero may mga ganun talaga na sa mata nila hindi sila masama. Sa mata ng ibang tao, oo, na maaari silang masama. Pero syempre yung internal na nararamdaman nila, tama yung ginagawa ko. Katulad nung ano, syempre... kay Padre Salvi or yung character na ginawa mo nung madrasta, may mga rason kung bakit tayo umaabot sa point na yun. Katulad si Padre Salvi. Si Padre Salvi kasi, syempre, frustrated siya. Tapos yung character mo naman, frustrated din siya. Frustrated din. Hindi alam ng mga tao masyado na pinipilit lang talaga ako ng nanay kung makipagbalikan sa'yo. Seeking love. Parang ganun. So marami talaga. At doon, sobrang galing na mga Koreans. Totoo. Bakit? Kasi kahit yung lahat ng character nila from bida hanggang doon sa mga ano, alam nila at sobrang solid nung pagka-build up ng backstory nila. Mm. Na kapag pinapanood mo yung material nila, sobrang it makes sense kung bakit ganun yung nagiging arte niya, 'di ba, kahit yung mga small nuances at natatie up yun eh. Usually nga 'di ba makikita mo na lang sa ending na kaya pala siya ganun kasi ganun yung nangyari sa kanya and ganun sa totoong buhay eh. Yes. 'Di ba? Exactly. Meron akong isang character na napakita ng malinaw yung backstory niya. Yung si Chef Ginger sa The Lost Recipe. Yun na-experience ko yun na parang sa inyo, parang K-drama din yung atake ng pag-take ng mga scenes. Tapos, kung papanoorin mo yung buong show, konti lang talaga yung naging scenes ko, syempre, compared dun sa mga bida. Oh. Talagang parang K-drama siya na kahit konting scenes mo lang nakikita yung gantong character, pero makikita mo umiikot sa lahat. Oh. So yun, talagang minahal ko yung si Chef Ginger. Sabi kong yun yung pinaka-favorite ko. Okay, so moving on. Kulang nga sa suporta ang industriya natin. Mm. Malaki ang potential ng industriya at syempre hindi lang for us but for the culture of Philippines, tourism, etc. because yes. Our country is amazing. Having said that, nadadamay ang ating mga bulsa. Nadadamay ang ating mga bulsa doon sa sitwasyon na yon dahil syempre ang pagiging artista, mga kaibigan, ay magastos. Sobrang gastos.
So malaki kami, malaki ang ideally malaki ang mga kinikita ng mga artista, pero malaki din sobra ang gastos. Pero depende din ha. Kasi nasa isip ng mga tao kahit mga bago. Malaki kumikita na. Oo, oo, hindi. Di totoo yun. Nagsimula ako, 6K. Alam mo, Teya, huwag mo kung ano-anohin dyan sa 6K mo. Kasi nung teen dyan tayo, nasilip ko yung TF nyo. Hoy, 6K ako! 5K ako, hoy! Oh, 1K, oh. 6K ako! Ingit na ingit ako sa 6K mo nun. Kung alam mo lang. Ingit na ingit ako. Yung 1,000 na extra pang date pa. Oo, oh, hoy! Ingit na ingit ako dun sa 6K mo na hindi dapat, hindi ko dapat nakita, pero nakita ko somehow kasi si Diego medyo kinalat-kalat niya yung papel. So nakita ko yung TF nating lahat. So anyway, dahil nga dun, syempre, that's the reality that we currently live in. So that's why, kung mapapansin nyo ako, and kahit nung kalagitnaan ng pandemic, nag-try akong mag ibang work. Tapos currently, marami akong ibang mga side hustles na hindi sa galing sa showbiz. Hmm. Ang gusto kong tanungin, you reached out to me because gusto mo ngang mag-venture out. Venture out sa ng ibang mga larangan ng hindi sa industriya. So, how did that look like? Paano yung journey mo na parang iniisip mo, may kumontak ba sa'yo? Ano yung nararamdaman mo? Parang naapektuhan ba yung pride mo somehow? Or parang naisip mo na kailangan mong gawin to kasi nag-umaapaw nga yung mga bills. Tapos, syempre, hindi naman palagi tayong may project, etc., etc. Ano yun? Paano nangyari? Itong pandemic kasi talagang nawalan tayo ng trabaho. At hindi ako sanay na nawawalan ng trabaho. Kasi talagang nagpapasalamat naman ako sa GMA. Lagi akong may show talaga. Tapos nitong pandemic, first time kong ma-experience, 1K natitira sa akin. Nakakaiyak. Diba, yun yung different. Yun yung 1K mo nung teen gen. Yun yung lamang mo sa akin nung teen gen ako. So yun, tapos nakakausap ko si Martin nung time na yon kasi parang parehas kami ng sitwasyon nun. Tapos parang kailangan ko ng mabuhay. So dapat mag-explore na ako outside this industry kasi sa ngayon wala pang chance na makabalik agad. So inunti-unti ko sa paggawa ng resume. Una, excited ako. Tapos, tinanong pa kita sa mga sinasagot sa interviews, ganun. Pero, alam mo, hanggang interview lang inabot ko. Pwede ba na ano? Wala kumuha sa'yo? Hindi! Condition kasi yan. Ano ba? Hindi. Ano, may mga mababait akong friends na talagang ni-refer nila ako doon sa company nila kasi feeling nila kaya kong gawin kahit na wala pa akong background sa corporate job talaga. So may isang interview ako na sa boss agad yung interview, kabado ako, basang-basa yung kilig-kilig ko ganun. Pero na-enjoy ko siya kasi mas nakilala ko yung sarili ko na dahil pala sa trabaho natin naging somewhat passionate din ako sa marketing. Kahit papaano. Kahit wala pa akong alam masyado dun. Pero dahil minamarket natin sarili natin. Yun nga lang, going back to wala akong nakuhang kahit ano. Kasi hindi ko rin talaga pinush yung sarili ko na makuha. Kasi in denial pala ako. In denial ka? Oo, in denial pala ako na parang na kailangan kong maghanap na ng ibang trabaho bukod sa pag-artista. Oo, kasi syempre, and conversation namin palagi ni Joyce to, it's not easy. Kasi isipin mo, 10 years natin ginagawa to. Tapos, starting from the very beginning is stressful. Diba? Kasi parang parang mag-entry level ka ulit na isang trabaho. And hindi siya ganun kadali. Hindi naman na ganun yung
mga gastos mo. Mm. Di ba? Hindi naman pang ganun. Hindi naman pang 21-year-old. Oh. Kaya nakaka-stress siya. At naiintindihan ko yung doubt. Pero naiisip mo ba? Ngayon, naiisip mo bang sabi mo kasi kanina, sa ngayon, nung time na yun, iniisip mong mag-interview. Naiisip mo ba na may ibang opportunity out there, whatever that may be, maliban dito sa GMA? Feeling ko, para sa akin kasi, parang, kung hindi man ako tatandang artista, magtatrabaho pa rin ako sa industry na to. Kahit kung hindi man dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, basta somewhat related pa rin sa media. Ano rin, ganun rin yung ano, halos yung conversation. Pero ako, hindi ko alam. Diba, ano ka rin? Mm. Business management ka rin? Hindi, public administration. So, magpupolitiko. Hindi ko talaga yung choice. SK chairwoman. Dati nga pinag-isipan ko yun eh. Sabi ko, ay, nako, lagot ang kalamba. Pero, ano ba? Wala, multimedia arts yung una kong course. Hindi ko sa anime. Wait lang. So, okay. Seryosong question. Nabe-pressure ka ba? Nabe-pressure ka ba hindi lang sa sarili mo pero sa external factors like mga kakontemporary mo, mga kasabay mo na pumasok, yung mga naunahan mo na nakikita mo na parang quote-unquote syempre sila nagsasucceed sa mata ng ibang tao or minsan nagiging inevitable na nako-compare yung buhay mo sa ibang tao. Nabe-pressure ka ba din? Medyo hindi. Bakit? Kasi, ano ba? Mas pinipressure ko yung sarili ko. Kasi alam ko kung anong kilos ang ginagawa ko. Alam ko kung saan ako nag-work hard. Talagang tinatrabaho ko. At saka, bukod kasi sa, yun nga, sa pagtatrabaho, may mga personal things kasi na nakakapagpa-stress sa akin. Kaya, naging automatic sa akin na wag nang magpaka-stress sa ibang bagay. Kumbaga, I'll just mind my own business. Ito na lang muna yung titignan ko, yung sarili kong problema. Though, problema ko din naman yung pag hindi ako nagkaroon ng endorsement and all. Pero, when it comes to that naman, nangingialam ako. Pero syempre, nangingialam ako pag alam kong tama. Pero yung magpa-pressure ako sa mga kakompetensya ko, ever since nung Protégé, never ako nakipag-compete. Nung Protégé, every week, feeling ko ako yung matatanggal. Ending ako yung nanalo, di ba? Kasi mas nakikita ko na ang kalaban ko talaga sarili ko. And kapag nalampasan ko yung hurdle na yun, feeling ko doon naman ako aangat. Hindi dahil sa inggit ko sa iba. So masasabi mong meron ka pang ano, mga will work on ngayon? Oo. Currently? Sa sarili mo? Yes. Madami pa. Well, good luck. Kasi syempre lahat tayo, di ba, may ganyan. At saka, ang ano talaga eh, syempre, sa pagkakaintindi ko rin sa mga bagay-bagay of life. Yung character natin kapag nandito na tayo sa point in time of our lives, kunyari mga pa 30 na, 20s, 30s, buong-buo na yung values natin, buong-buo na yung personality natin na makikita lalo na when you're alone, lalo na kapag ano ka the pressure is on. Kasi nandyan yung pressures of society na kailangan mo na magpamilya, nandyan yung pressure of society or even the industry na kailangan mo na mag-succeed or kailangan may ipon ka na ganito, may bahay ka, lahat ng mga kailangan na yun, quote-unquote. When you're faced with that, malalaman mo sa sarili mo kasi na parang ito yung mga pagkukulang ko, just like what you said.
And hindi mo kaagad-agad matatanggal sa sarili mo yun dahil yun na yung kinalakihan mo. So pag tinanggal mo yun, parang mong tinatanggal yung foundation ng bahay mo nang papalitan mo ng mga quote-unquote mas mga better ng mga traits. So I think it's a long journey talaga. Pero in anything naman eh, acceptance is the first step. Parang acknowledging is the first step. So maganda naman na nakita ko rin naman yung trajectory ng ano, buhay. Wow. From si Teya. Teya na ano, oo lang ng oo. Oo na ng oo. Ngayon may ano ka na. Mo pa rin ba? Ano? SMB? Oo na ng oo? Oo. Oo. Oo na ng oo? Oo. Hindi. Reklamador? Hindi ah. Nagre-reklamo na ngayon ha? Puro utos eh. Hindi, tsaka... Tama si, siya eh. Si Teya. Sorry, sorry nga pala. Kasi sabi ko kay Teya, Teya, shoot tayo 5 p.m. Shoot tayo 5 p.m. Ano, mag-record tayo ng podcast. 9:30 na eh. 8:50 tayo nag-start eh. Kumain muna ng spaghetti. Oh, tumambay. Sabi ko, Teya, magbabasketball lang ako, ha. Nakatambay lang siya dito sa bahay. Okay lang, gising naman si Liam kanina. Okay, sorry, sorry. Kailangan mag-sorry kasi ina-expect ko din kasi na si SMB nandito na makakapag-basketball or makakapag... Diba, marami nangyayari kasi syempre, inintay ko rin si Antonio mag-setup. Akala ko 4 o'clock dadating. Hindi pala 4 o'clock dumating. So, ngayon nag-explain ako. Pero, so, yun yan, sorry. Anyway, maganda yung episode natin. At kailangan mapakinggan ng mga tao to. Ang dami natin na pag-usapan yung mga deep dive natin sa industriya. Ano man sabi mo? May mga parting words ka ba? Parting words? 5K ko nasan. Joke na. Hey, si Bo Sanchez na guest ko sa... show na to. At saka may upcoming na guest ako na ano. Na. Kailangan abangan ng mga tao. Wala akong pambahid sa kanila. Hindi. Baka magpadala ako ng ano, parang token. Ano bang gusto mo, ha? Gusto ko, gisingin mo si Liam. Hindi pwede yun. Papagalitan ako ng nanay niya. Ayan, gusto mo na ano, cotton buds? Hindi. So anyway, thank you guys for listening. Tapos na. Ang show na ito. Mag-ano ka, magpasalamat ka sa kanila ng ano, Japanese. Kaya, baka mamaya mali. Dali na. Dali na. Walang makakaintindi. Sa tingin mo ba, may hapon na nakikinig ng malay mo naman. Minasan, mite ko letere, gato ko sa'yo mas. Nagpapilit lang eh, no? Okay, so, tapos na. See you guys next week. Thank you. Babu!